Papapasok! Gagawa sila ngayon ng eksena kasi kamuti ang mata nila, wala silang nakita. Biruin nyo yan! Court order kung gusto niyang pumasok. Biruin nyo yan! Wow. Kailangan daw ng court order bago ka pumasok sa bahay mo. Ganun ho ba yun? Sa mga abogado, pakicomment nga ho dito sa baba. Pagka sinerban ka ng warrant o search warrant, pagka nakapasok na yung police, bago ka pumasok ulit sa pamamahay mo, kailangan mo pa ng court order. Ganun ho ba gumagana yung batas? Papahinga ho sana tayo ngayon kaso napakarami hong nagme-message sa atin. Gawan daw natin na reaction video yung ginawang pagsalakay nitong mga kapulisan dyan sa mga ari-arian ng KOJC. Ito hong si Tore, napaka-brutal ho ng ginawa nilang pagsugod at nabalitaan ho natin, kinasawi pa ho ito ng ilang mga miyembro ng KOJC. Nasa tama pa ho ba to? Tanungin ko ho yung mga kababayan natin dito sa PH Update. Doon sa mga bago lang ho dito, sa tingin nyo ho ba yung ginawang pagsalakay na yan ng kapulisan sa mga ari-arian ng KOJC at balita pa ho natin, nagkampo na ho sila doon. Kumbaga, binargadahan nila, ayaw na ho nilang papasukin yung mga miyembro ng KOJC. Ang bottom line ho dito mga kababayan, lumalabas ho ang tunay na pakain nitong ginagawa nilang panggigipit sa KOJC. Talaga hong gusto hong kamkamin ng mga matatakaw dyan sa Malacanang, yung mga ari-arian ng KOJC. Bakit ang kingdom? Diba? Bakit ang kingdom ang pinupuntirya ho nila? Alam nyo ho ba yung kingdom? Yun ho yung pinagawang napakalaking parang stadium ng KOJC. At yun ho, no, nagbarikada doon yung mga kapulisan at hindi na hong, ayaw na ho nilang papasukin yung mga miyembro ng KOJC. Dito rin sa video na to, papanoorin ho natin ang reaksyon nitong si Spokesari kaugnay dyan sa ginawa ng kapulisan na yan sa mga ari-arian ng KOJC. Pero bago ho yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, sobrang saya na ho natin dyan. Huwag na natin patagalin ito mga kababayan, no? Pasadaan ho muna natin itong sinabi nitong si Mayor Magalong, nitong si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. We are at a crossroad. Silent would no longer be an option. Complacency is a betrayal of our sense of nationalism. It's about time that good men and women have to speak up. Speak out the fact. Silence is not neutrality. It is complicity and tolerance. Para doon sa mga media, para doon sa mga kababayan natin, sa tingin nila okay lang yung ginagawa na yan ng administrasyon sa mga ari-arian ng KOJC. Nag-take advantage ho ang administrasyon nitong si Marcos Jr. dahil nakikita ho nila na talagang hindi nakakakuha ng ganung kalaking simpatsya itong si Pastor Apollo Quiboloy. Kasi hindi na lang ho si Pastor Apollo Quiboloy ang issue dito. Pati ho yung mga miyembro ng KOJC, nadadamay na ho sa napakadahas na pag-serve ng warrant na yan. Para dun sa mga kababayan natin, galit kay Pastor. Oo, galit kayo kay Pastor. Pero yung mga tao na nadadamay, nasasawi dito sa ginagawang napaka-brutal na pagsalakay ng mga kapulisan na to, mag-isip-isip po kayo. Yung kay Pastor, ibang usapan. Pero pagka nadadamay na yung mga taong sumasamba dyan sa mga lugar na yan at nasasaktan sila sa ginagawa nitong si General Diwata, ibang usapan na ho yun. Kailangan na ho natin mag-speak up. At kung sakali, pagka dumating yung punto na kailangan na natin magtipon-tipon para talagang tapusin na ang kabaliwan ng administrasyon na to, maging dito sa PH Update, sasama ho tayo at mananawagan tayo sa ating mga kababayan na lumahok sa mga pagtitipon na kung saan maipapahayag natin ang ating nararamdaman dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Pakinggan ho natin ang mga sasabihin ni Tore dito sa ano na to, dito sa footage na to. Ganyan ka walang puso yung kapulisan. May nahimatay na, dinaanan lang. Magkakaproblema pa tayo dito. Grabe boss niya, sino nakangiti pa? Diyos ko! Napakawalang puso. Grabe yung itong kore na palabas sa sarili. Ang gusto lang ho talaga nila yung kung ano yung
inuutos ng mga nasa taas sa kanila, wala ho silang pakialam kung may masawi, may masaktan, o kung ano pa mang mangyari dyan. Wala ho silang pakialam. Nakakalungkot ho. Ganito na ho ang nangyari sa kapulisan natin. Kayo ho, para sa ating mga kababayan, masaya pa ho ba kayo sa mga pinaggagawa nito mga pulis na to dyan sa Davao City? Isa ho sa safest na lugar sa Pilipinas, sa Southeast Asia, yan Davao. Pero tingnan nyo naman ho ang ginagawa nitong si Torre dyan. Ginugulo ho nila ang Davao City. Welcome si Torre sa KOJ's compound. Sabi niya ito. Yan, nakangiti pa si Torre kanina. Palabas na siya ngayon ng KOJC compound kasama ang ibang mga pulis, pero yung ibang mga bata-bata nito nandito sa compound, nandito pa rin sa loob, hindi pa rin lumalabas. Sa mga galit sa kay Pastor Apollo Kibuloy, pakishare ho ng ating video ha. Sa mga galit sa kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Pastor Apollo Kibuloy kayo galit. Ha? Alam naman natin kung anong kinagagalitan ng mga yan eh. Diba? Lalo na yung mga taga-subaybay ng ABS-CBN. Yung nakibanwagon doon sa meme kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero yung mga miyembro ng KOJC, ibang usapan na ho yun. Disclaimer ho muna, hindi ho tayo miyembro. Hindi ho tayo kasapi ng KOJC. Pero dahil mga Pilipino yung mga yan, meron din ho silang karapatan. May anunsyo na naman si Torre, partner. Sumampa sa mantrak eh. Iniwan niya yung kanya mga tropa at patabatan yung pulis dito sa loob. Hindi pa sila lumalabas. Siya lang ang lumabas ng gate. Pagpapasokin kahit sino. Inunit na naman. Mga kasama, taga na ng konti. Meron tayong sinesearch ngayon. Wala. Inunit lang. Merong sinesearch, ang tagal nyo na, alas 4 pa lang ata ng madaling araw o alas 3, nandyan na kayo. Ano pang sinesearch nyo? Ang sabihin nyo, gusto nyong okupahan yan. Ah, dahil gigil na yung mga amo nyo na kunin ang mga ari-arian ng KOJC. Pasok sa compound ang mga nasa labas. Sa mga religious group ho sa Pilipinas, tama pa ho ba ang ginagawa nitong administrasyon na to dito sa ano? I-comment nyo nga ho sa baba ng mapag-usapan natin yan. Pagmamay-ari ng KOJC, pinasok ng pulis, ngayon itong si Torre ayaw na hong papasukin yung mga may-ari sa bahay. Anong klaseng kalokohan yan? Nagsiserve lang kayo ng warrant o nagsisearch kayo, ngayon wala kayong nakita, ayaw nyo nang papasukin yung may-ari ng bahay. Tama ho ba yan? Sabi niya sa kapulisan, magpagat-pagalang daw. Gagawa yan ng ipakina kasi wala sila kapuha. Tapos. Totoo ho yun, no? Sa tingin natin, gagawa ho sila ng eksena para meron silang mapakitang accomplishment dyan sa ginawa nila na yan. Kasi wala si Pastor Apollo Kibuloy. Di ho nila nahuli. No? Di ho nila nahuli. Doon sa religious aspect nitong issue na to, wala ho tayong ano dyan. Kumbaga yung political aspect ho. Kasi talagang nakulayan na ho ng politika yang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy na yan. At lahat ng ari-arian ng KOJC, gusto hong kami ng Estado. Yun hong katotohanan sa mga nangyayari. Ano ba sinyo ang gusto na lumabas? O, dito ko. Dito ko.
Wow. Kailangan daw ng court order bago ka pumasok sa bahay mo. Ganun ho ba yun? Sa mga abogado, paki-comment nga ho dito sa baba. Pagka sinerban ka ng warrant o search warrant, pagka nakapasok na yung pulis, bago ka pumasok ulit sa pamamahay mo, kailangan mo pa ng court order. Ganun ho ba gumagana yung batas? Wala silang nakita. Wala silang nakita. Itang beses na pumasok na lang ang beses yan. Wala nakita. Gagawa sila ng eksena kasi napahiya sila. Palabasin nyo kung gusto lumabas. Palabasin nyo. Thank you, papasokin. Mali, mali na ho. Mali na yan, mali na. Ito, Tabaw Media, naging patas ko tayo. Grabe, ginuluho nila yung Davao. Ginuluho ng administrasyon na to yung baluarte ng mga Duterte. Gusto kong pakita, ang alam nyo anong hinihintay nitong si Torre, lumaban nyo ang mga KOJC member. Pagka lumaban ho, makakapagdeklara sila ng martial law, mapapasa ilalim sa kapangyarihan ng national government, yaang Davao City. Yun ho talagang gusto nilang mangyari dito. Kaya ang dating parang ina-agitate nila, yung binubuisit ho nila yung ano, yung mga miyembro ng KOJC. Napahiya po sila sa kanilang search. Lahat sinerge na. Ngayon, gagawa pa nila yung tema. Please, record po lahat ng ginagawa nila. Yan o. Makikita ho natin sa mukha ng mga kapulisan na alam ho nila mali na yung ginagawa nila eh. Hindi lang ho sila makahindi kasi trabaho nila eh. Yan yung pinagkukuhanan nila ng pampakain sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero kung mali na ho, no? Tayuan ho ninyo, nanumpa ho kayo, napuprotektahan nyo ang sambay ng Pilipino. Hindi kayo nanumpa para itulak ang interes nitong administrasyon na to. Kapotensya pagpabalita! Ito ang subukan na sipangin yung ating mga pulis? Ay, wala, wala. Walang sipa. Walang sipa. May namatay na po. May namatay sa amin. May namatay. Paano sisipain? Ayaw nyo silang papasukin, bahay nila yan, Tore. At tanungin natin yung ating mga senador. Tama pa ho ba to? Senator ba to? Senator Robin? Senate President, tama pa ho ba to? Mga abogado kayo dyan. Kasama natin sa kasalukuyan si Attorney Harry Roque. Attorney, isang hindi magandang umaga. Ito, dito sa bahagi ng video natin na ito, pakinggan natin interview nila dito kay Spokes Harry. ...ng tear gas. Yeah. Lahat po yan ay labag sa rules of court na nagsasabi kung paano isiserve ang mga warrants of arrest. Naintindihan ko naman po na pinapasok naman sila matapos ang mapayapang usapin. At ngayon ay parang hindi lang nila linusob ang KOJC compound, inoccupy pa nila. At parang wala na silang plano na umalis doon, no? Na walang legal na basihan. Kaya ang problema ko po, ako ay nasa Maynila, no? At bagamat weekend po, meron naman pong mga hukuman na tinalaga ng Korte Suprema na dapat bukas para mabigyan ng remedyo kaagad ang mga mamamayan na mga karapatan ay linalabag gaya ng mga gaya ng paglabag ngayon sa karapatan ng KOJC bilang isang simbahan, ng SMNI bilang isang media outlet, at saka syempre yung eskwelahan na nasa loob ng mamamayan na magkaroon ng sekuridad sa loob ng kanilang mga pag-aari ng mga lugar. Ito po ay labag sa malayang pananampalataya dahil habang okupado po ng mga pulis, hindi po pwede magsamba ang mga nananampalataya sa KOJC. At ito po ay illegal din dahil ito po ay labag sa karapatang mabuhay, lalong-lalo na nung isa na namatay na, no? Hindi ko po maintindihan bakit kinakailangan pang gumamit ng tear gas samantalang pinapasok naman po sila. Alam naman po natin ang KOJC, yan po ay mapayapang mga naniniwala sa Panginoon at wala po yung mga sandata para mag-resist kung gusto nilang lusubin. Pero ang punto, wala pong legal na basihan ang paglusob na yan. Wala pong legal na basihan ang pananatili ng mga kapulisan sa loob po ng KOJC. Wala pong legal na basihan
kung sila po ngayon ay siya nang mananatili doon sa premises ng KOJC, no? So nananawagan po ako. Nagising ko lang po kasi talaga naman pong hindi tayo nakatulog habang tayo nakakulog. At ako nga ay nagising ng mga sangkatutak na text at mga media cards kung ano nangyayari dito sa KOJC. Hindi po natin po pwedeng payagan mangyari ito sa KOJC dahil kapag ito po ipinayagan natin, eh lahat na po tayong mga mamamayan, mawawala yung seguridad na ginarantiyan ng ating Bill of Rights. Sa mga natutuwa sa nangyayari na ito kay KOJC, eh hindi nyo ho alam yung mga pinaggagawa nyo. Yun lang masasabi natin dito. No? Ngayon sa KOJC kasi nakikisimpat siya kayo. Naririnig kayo ng administrasyon na parang okay lang yung ginagawa natin, ha. Hindi napapansin itong mga lukulukong Pilipino, mga utu-utong Pilipino na linalabag na natin ang saligang batas. Enjoy na enjoy sila sa palabas. Eh, gawin natin. Dagdagan pa natin. Oh. Ngayon, pagka dumating yung punto sa inyo na gagawin itong ginagawa sa KOJC, doon kayo mag-iiyak. Kailangan po manindigan na tayo. Nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino na huwag po nating tanggapin ang ganitong lantarang paglabag sa karapatang pantao. Dahil kung papayagan po natin itong mangyari, baka tayo na po ang susunod na mga maging biktima. Kinakailangan po manindigan, kinakailangan maging maisog sa panahon nito. At ako po'y nananawagan talaga sa lahat na magkapit-bisig dahil hindi na lang po KOJC ang pinag-uusapan natin, hindi na lang po karapatan ng KOJC ang pinag-uusapan natin. Lahat na po ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino ay nakasalalay dito sa ating pagtutol sa illegal na paglusob at illegal na pag-o-occupy ng KOJC premises. Attorney, meron kasi silang tinayong advance command po sa loob ng compound. Ayan, oh, may tent, meron din yang CCTV na nakakonect sa internet at may sariling power supply. Mukhang magtatagal sila dyan sa loob. Paano po natin makukumpel? Kasi di ba pag warrant of arrest or search warrant, hindi naman po sila obligado o may karapatan na manatili doon sa subject area. Paano po natin sila mapapalis dyan, attorney, in legal terms? Kinakailangan po dumulog na tayo sa korte kaagad. Dahil wala po talagang provision sa rules of court na nagsasabi na po pwede nilang i-occupy ang isang lugar na pinaghihinalaan kung nasaan nandoon yung isang taong hinahanap, no, para masilbihan ng alias sa warrant of arrest. Wala pong legal na basihan yan. That is unlawful invasion of property rights. No? So kinakailangan po talaga manindigan tayo dahil kapag pinayagan po natin yan, gaya ng aking sinabi, no, kung magagawa nila yan sa isang simbahan na napakadaming supporters, magagawa po nila yan kahit kanino. Attorney, mukhang walang takot si Tore. Mukhang backup talaga siya, no, ng higher authorities o ng mga nakaupo dyan sa Malacanang. Dahil hanggang ngayon, hindi pa siya umaalis. May nasawi na kapatiran sa KOJC. Anong mga kaso, attorney, na pwede niyang kaharapin sa ombudsman? Well, napakadami po, no? Una-una, may pananagutan po sila sa pagkamatay. Hindi ko po alam kung anong detalye kung bakit namatay yung ating kasamahan dyan sa loob ng KOJC. Pero hindi po pwedeng mawala sila ng pananagutan dahil meron nga mga A1 sources na talagang lulusob ang kapulisan. No? Meron na bang balita kay Lorraine Badoy at kay Eric Celis kung sila po ay nandoon sa loob ng KOJC nung linusob po ang premises ng KOJC? Yes, attorney. Dahil ang plano po talaga namin ay magbibigil sa loob. Nasaksihan nila yung mismo pag-atake. Nasa loob po sila ngayon, attorney Harry, no? Maraming kanina na speaking engagement din si Ka-Eric sa labas ng KOJC compound. Andun si Ma'am Lorraine. No, at yung mga kasama natin sa Banateros na nagla-live stream. Imagine, from 4 a.m. mag-alas 11 na, tuloy pa rin sila, attorney. At hindi lang yun, ha. Merong mga traffic na cause dito sa kanilang operasyon dahil paralisado po ang isang lane ng Philippine-Japan Friendship Highway. Talagang minamasama nila, attorney, ang Davao City. Ito ba enough na para magdeklara sila ng martial law at hawakan po ang pamamahala ng syudad? Hindi ko po isasantabi ang possibility na yan dahil meron po, dahil alam nyo naman, nasa dugo ng mga Marcos magdeklara ng martial law. Pero ang mga nangyayari, martial law na rin po miski hindi pa nadedeklara.
Tignan niyo po yan, binaliwala na nila ang rules of court. Ang mensahe nila, nang linusob nila ng ganitong karaming tao na kapulisan at nang inoccupy nila ang KOJC, wala kami pakialam doon sa tinatawag niyong rules of court. Basta kami, gagawa kami ng sarili naming rules at ipapatupad natin yan. Lantarang pagbabastos po yan sa ating judikatura na nagbigay po ng guidelines kung paano talaga dapat ma-serve ang alias writ of warrants of arrest. Kaya kasi kanina, actually attorney, nung pinakausapan talaga si Tore ng ating mga legal counsel na pwede mapayapa ang pagpasok o kinistyon pa nga yung warrant eh. Kasi isa lang yung, hinahanap at sakop lahat ng ano, sila pastor at iba pang mga co-accused. Pero isa lang yung pinakita na warrant of arrest, isang papel. Individual lang yun. Mm. Hindi pinakita yung iba pang mga subject attorney. At maliban dyan, ang question din ni attorney Israeli Tutorio na kalagay kasi doon, Pasig City, tapos elsewhere. So, nag-insist si na itong elsewhere ito ay hindi yung parang specific. Dapat kasi specific, di ba, na lugar kung magsiserve man ng warrant, may specific na lugar doon. Ayun na nga mga kababayan, dito na unang tatapusin ang ating reaction video. Ang bottom line ho dito, sobra-sobra na ho, no? Pati yung mga Amerikano ata, meron na rin yung kasama ho nilang lumusob dyan eh. Yung ibang mga police, merong patch ng American flag eh. No? Kakalungkot ho nangyayari ngayon sa ating bansa. Maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo lahat. Love Pilipinas.